Good morning, Classic Vista. For today's DIY content, magbi-bleed tayo ng Shimano MT-201 brake set. Kung napanood nyo pala yung DIY assemble ko nitong touring bike ko, isa ito sa second-hand parts na binili ko itong brake set. Since then, hindi ko pa siya na-bleed. Hindi ko lang sure kung yung unang may-ari kung nag-bleed niya na to. Pagdating dito sa brake lever, i-align lang natin siya horizontal. And then, tanggalin lang natin yung screw cap. Ilagay na natin itong embudo or yung funnel niya. Importante yun para maiwasan natin tumapon yung hydraulic oil. Mas advisable pala na alisin muna natin yung lumang hydraulic oil bago tayo maglagay ng bago. Dahan-dahan lang sa paghila ng syringe. Sa kapag masyadong mabilis, may tendency na mahaluan siya ng hangin instead of yung langis mismo yung may higop natin. Nakailang beses na rin pala ako mag-bleed sa mga bikes ko. So meron ako nakikita ang mga used na oil na transparent. Ito medyo yellowish ng konti. Pag kinumpare natin mismo sa bagong hydraulic oil, ito pala Shimano yung gamit natin. Mapula-pula yung pinakakulay niya. Sa unang inject natin, kahit di muna natin punuin, dahan-dahanin lang natin yung pagtulak ng hydraulic oil papasok dun sa brake system. Huwag nating kalimutang isara yung valve para hindi tumagas yung langis. Dito sa front brake set, nakaisang refill lang din pala ako ng hydraulic oil kasi medyo maiksi lang naman yung hydraulic hose eh. Pag nawala na yung mga air bubbles, pwede nating i-top up na lang ng hydraulic oil. Pag pakiramdam nyo na firm na yung pag-press dun sa lever at hindi na lumulubog, ibig sabihin nun, puno na ng hydraulic oil yung system and hopefully wala na rin mga air bubbles. After nating malinis, ibalik na natin sa dating pwesto yung brake lever. Double check din natin yung valve kung nakasara. Linisin din natin yung caliper in case na may mga residue ng brake oil. Mag-spray na rin tayo ng alcohol sa kamay kasi hahawak na tayo ng brake pads. Para maiwasan din na makontaminate yung brake pads natin. So ang gamit pala natin dito ay Shimano B01S. Parang ito yung pinakamura nilang brake pads pero napaka-reliable pa rin talaga. Meron nang lumabas na mga bagong model yung B03S at saka B05S. Alam ko resin din siya pero hindi ko pa na try yun. Siguro next time. Kung napanood nyo pala yung isang DIY content ko na about brake pads issue, kasi kailangan may tamang alignment din kasi itong brake pads eh, para mas efficient saka effective yung ating braking power. Check natin visually yung alignment ng brake pad sa rotor. Check natin visually, baka may sumasaya din ng rayos dito sa caliper natin. Yung allowance ng rotor natin sa brake pads. Ito nga pala yung used na brake pads natin. So makita nyo naman, sobrang nipis na. Saka kailangan na talaga natin palitan. Pag hindi pa natin ito pinalitan, baka lalo pang masira yung caliper natin. Para naman sa rear caliper, same process lang din. Tanggalin lang muna natin yung caliper using Allen wrench at saka yung pin para matanggal natin yung brake pads. First impression pa lang, talagang kailangan nating palitan tong brake pads na to kasi sobrang nipis na. Hindi ko nga pala malaman kung anong brand nito brake pads na to. Hindi ko lang kung yung top 3 o yung ibang ordinary pads. Pero so far, okay naman yung performance niya. Gamit tayo ng plastic na tire lever para itulak yung piston pabalik or paloob para maset natin. At saka para magkasya na rin tong bleed block. Punasan lang natin ng konti para malinis-linis naman yung caliper natin. Tanggalin natin yung rubber cover kung saan ipapasok natin yung hose ng syringe natin.
ready na rin natin yung ating brake lever. Ang purpose pala natin kung bakit natin ina-align horizontal itong brake lever para hindi matapon yung hydraulic oil natin pag naglalagay tayo. Meron din palang ibang paraan kung paano mag-bleed ng hydraulic hose. Diyan nila sinisimulan sa taas. Nilalagyan nila ng langis yung pinaka-funnel, tapos hihigupin nila dyan pababa. Ako naman, mas prefer ko kasi dito sa baba sisimulan. So, hihigupin muna natin yung luma or yung used na hydraulic oil. And then, pag natanggal na natin lahat yun, tsaka natin i-injectionan ng bagong hydraulic oil mula rin dyan sa baba pataas. Medyo madilaw na orange yung kulay ng hydraulic oil dito sa rear brake system natin. Isang sign pala kapag medyo paubos na yung lumang hydraulic oil, pag puro bubbles na lang or hangin na lang yung lumalabas dito sa hose. Parang mas marumi itong lumang hydraulic oil na to dito sa rear system natin compared dun sa front brake system natin. Saka pansin nyo, mas marami siya kasi mas mahaba kasi yung hydraulic hose sa likod. Iwasan pala nating matapon or ma-spill itong hydraulic oil. And then, isalin muna natin dito sa pinaka-bottle natin. Tapos, mamaya na lang natin siya i-dispose. Para sure tayong wala nang lumang hydraulic oil, subukan uli natin maghigop pa ng isang beses. Huwag pala natin kalimutang takpan yung rotor natin in case na magkaroon tayo ng spill. Ang gamit ko pala rito ay yung mismong Shimano hydraulic oil. So kung makita nyo naman, kulay talaga niya, medyo mapula. Compared naman dun sa mga used na usually transparent or kanina medyo yellowish or brown. Indication din yun na kailangan natin talagang palitan yung hydraulic oil natin. Sa pag-inject nga pala, alalahanin din natin yung mga air bubbles din. Hanggat maaari, hanggang dun sa dulo ng rubber na hose natin ay yung mismong hydraulic oil na mismo. Kasi pag naglagay tayo ng space or yung parang espasyo, magkakaroon kasi ng air bubble or yung hangin papasok dun sa loob ng hydraulic hose, which is yun nga yung iniiwasan din natin. Ito namang yellow na to, parang ito yung hose clamp. So, kanina actually di ko siya nailagay, pero this time, yan. Para siyang clamp or iipit dun sa hose para hindi siya madaling matanggal. So, para habang nagbi-bleed tayo or nag-i-inject ng hydraulic oil, hindi siya basta-basta matatanggal. Habang nag-i-inject pala tayo ng bagong hydraulic oil, dito sa taas, dito sa funnel, meron din palang natutulak na parang mga residue ng mga lumang hydraulic oil. Kaya kung makita nyo, kulay itim pa siya. So it's normal lang din yun hanggang sa matulak na lahat ng mga residue or mga lumang hydraulic oil palabas ng system. Refill lang tayo pag kulang yung unang inject natin ng hydraulic oil. Second inject pala natin. Sa pag-inject, huwag natin kalimutan buksan yung valve para makapasok yung hydraulic oil. Pag-inject pala ng hydraulic oil, huwag nyong sasagarin or uubusin yung laman ng syringe kasi may tendency na pumasok yung hangin sa loob. So hanggat maaari, pag medyo may konti pang langis dun sa loob ng hose, ilock nyo na agad or isara nyo na yung valve. Huwag nating kalimutang i-press yung lever para makakatulong kasi yun sa paglabas ng air bubbles at saka itap natin yung mismong hydraulic hose. After natin mag-bleed, ibalik na natin sa tamang pwesto yung brake lever natin at saka yung shifter. Meron din pala akong DIY content itong replacement ng shifter cable ng L2A7. Lagay ko na lang sa description yung link. Double check na isara natin yung valve para hindi tumagas yung langis. And then, tanggalin na natin yung hose. Linisin lang natin ng konti. May konting alcohol lang din naman para matanggal yung residue. At takpan natin yung mismong valve.
yung naipong hydraulic oil, i-dispose lang natin siya ng maayos. Yung sobrang unused na hydraulic oil, ibalik lang natin sa lalagyan niya. Pwede kasi magamit pa yan sa susunod na pag-bleed natin. Basta sure lang tayong hindi siya nahaluan ng used oil or nalalagyan ng buhangin or alikabok. Pwede pa yun. Ito na yung pinaka-basic kit sa pag-bleed ng hydraulic brakes. Meron kasi niyan mas kompletong kit. May mga iba't ibang adapter para sa iba't ibang klase ng brake set. Bago natin ibalik yung caliper, linisin muna natin. Gamit lang tayo ng brush saka wet wipes para matanggal yung mga residue ng langis at saka yung mga putik o alikabok. Pares lang dun sa front brake natin. Gagamit tayo ng B01S model na Shimano brake pads. Sa B01S model ng brake pads na Shimano, wala naman itong left or right. So, kahit saan mo siya or kahit magkapalit-balit sila or magkabaliktad, pwede naman. Itong lock pin, importante pala to. So, huwag natin kalimutan na i-bend yung pinakadulo niyan para at least hindi siya mahugot at matanggal yung brake pads. Next time, gagamit na tayo ng thread lock dito sa caliper bolts natin para hindi siya madaling lumuwag. Pag wala nga pala kayong extra na spacer, pwede nyo gamitin yung sa Presta valve, yung nut niya. Kasi pares lang sila ng sukat eh. So dito sa rear caliper ko, yun ang ginamit ko. Isa to sa technique ko, yung spin and brake. So sa una, hindi mo na ganun kahigpit yung caliper bolt. So pagka spin and brake natin, tsaka natin siya higpitan. May tendency kasi na pagka-brake natin, automatic or mas mabilis siya ma-align dun sa rotor. And then, tsaka natin higpitan yung bolts. Ito na yung lumang brake pads dito sa ating rear caliper. Comment pala kayo pag meron kayong gustong i-suggest na gawin natin na DIY vlog na sa tingin nyo makakatulong sa ating mga siklista. At makadagdag ng kaalaman sa ating mga magdi-DIY. Kung marami pala kayong natutunan at nag-enjoy kayo dito sa DIY content natin, please don't forget to subscribe para lagi kang present sa next DIY class natin. Class dismissed!